panahon ng Kastila. Dumating ang mga Kastila noong 1565 hanggang 1898 na may layunin na magpalaganap ng Katolisismo at Imperialismo sa ngalan ng Cruz at Espada. Paano nga ba ginamit ng mga Kastila ang mga tula o awit upang magpalaganap ang Kristyanismo sa bansa? Ang himig ng tula ay naging makarelihiyon na nagtuturo ng pagkilala at pagsamba sa Diyos, Santo at Santa at kay Kristo. Lumaganap ang mga berso ng tula, nagturo ng kaugalian at asal na pangmoralidad, pinakilala ng gusto ang Diyos, lumaganap ang tinatawag na Ladino, ang mga nagsasalita na magkasamang wikang Kastila at Tagalog. Dito sa panahon ito nakilala si Tomas Pimpin, ang ama ng panimbagang Pilipino na magaling sa pagsulat ng berso. Si Jose de la Cruz ang guro ni Francisco Balagtas sa pagsulat ng tula. Subalit, ibinigay pa rin kay Francisco ang karangalang maging ama ng panulaang Pilipino. Siya ay manunulat ng mga awit at korido. Bagamat nagdanas ng katakot-takot na hirap, ay hindi ito naging hadlang upang siya ay matuto. Pinag-aral si Kiko o Francisco na nangangalang Balagtas sa Colegio de San Juan de Letran. Si Balagtas ay isang malayong kamag-anak ng kanyang ina. Bilang pagtanaw ng loob ni Kiko, ginamit niya ang apelidong Balagtas at kinilala siya bilang Francisco Balagtas na mayroong obra maestra na Florante at Laura. Florante at Laura, ito ay isang awit at isang tulang patuya laban sa mga Kastila. Nakalusot ito sa sensura sapagkat ang panunuya na Makata ay natakpan na wagas na pag-ibig niya na Florante at Laura. Subalit ang panunuyang ito ay nasuri ng mga matatalinong Pilipino. Ang awit na ito ang naging bunga ng kasawian ni Kiko sa pag-ibig kay Maria Asuncion Rivera na tinawag niyang Celia at pinaghandugan ng kanyang obra maestra. Nakulong si Kiko dahil sa maling paratang ni Mariano Capole na kaagaw niya sa puso ni Celia. Created using Powtoon.